Recording it. Right. Good afternoon to everyone. I'm Rico Good de la evening, Peña. Okay, thank you. I'm Rico de la Peña, your professor for geostatistics. Right. Wow, dami natin yun eh. 24. Okay. All right, for this term, actually in the process of of course, the vamp, no, yung geostatistics. I was trying to pivot the course towards more hands-on activities. Basically, bits of programming. Okay. Right? Sa previous terms kasi, more on Excel yung ginagamit ko for statistics and geostat. Pero napansin ko nga, medyo when I started looking outwards, no, siguro yung trend sa stat tsaka sa geostat, papunta na sila lahat sa programming, no, particularly yun nga, mga Python, no, ML, machine learning. And honestly, wala pa akong masyadong magandang background sa Python, pero we have a statistical language, no? Namely the R statistical language. And it's not too different from Python. So it's actually a good stepping stone towards programming. And I will be utilizing that R programming statistical language for this course. Okay, so malalagay nyo rin yan sa CV ninyo, no? Na at least hopefully, at the end of this course, marunong kayong gumamit ng R, statistical language. Okay? And that could hopefully expound your horizon, no? Hindi lang tayo basta sa old school geo. At least medyo may gamay na rin tayo sa spatial stat or geostatistics. Alright? So, ang dami kong sinabi. Narinig nyo ba ako, everyone? Yes, po. Okay, thank you. Right. And normally, we usually discuss the syllabus. Papasada lang natin siya saglit siguro. Kasi ito ba yung bago? I'm not sure kung ito yung bago. Right, basically this is our syllabus for this term. First part is about supposedly about univariate statistics in geology, but actually I think it's an inaccurate description kasi the statistical testing, I think you'll start doing some multivariate stat. Okay, pero anyway, for module 1, you'll be doing some statistical testing, or basically we will be comparing data sets using statistics. Ito ako. Then after that, we will proceed to probabilistic analysis. Okay, probabilistic analysis is basically running all the possible scenarios, no, that you could possibly generate, and then you'll try to infer
what are the most likely scenarios that will happen given different probabilities. Okay. And for this course, as usual, I tend to focus on exercises. Okay. Kasi sa exercises, dun mo talaga mararamdaman yung lesson. Personally, no? Personally speaking, I think mas nararamdaman ng estudyante yung actual lesson pag nag-exercise siya. Okay. Quizzes, probably quizzes are just, yung purpose ng quiz is just to force you to read or force you to watch some lectures so that you have a background, no, for the exercise. Module exam, hindi ako masyadong, ako personally, hindi ako masyadong naniniwala sa exams, no. Wait. Pwede mag-mute muna kayo. Personally, no, I studied both in the Philippines and in New Zealand. And I can compare, no, the two different approaches to learning sa dalawang bansa. Sa Pilipinas, ang strategy basically ng ginagawa sa Pilipinas is all the possible topics, no, ibubuo sa estudyante. Hoping that some stuff will stick to our brains, no. And then at the end of the term, we will have a big, huge exam. Dadasal ko na lang na maalala mo lahat ng lessons. Okay? I think the problem with that approach, personally, no, medyo hindi in-depth minsan yung learning. I could compare naman when I studied in New Zealand. Ang approach naman is may pagka-vertically integrated yung learning, meaning yung medyo focus, no, yung topics, pero ang yung lalim ng pag-aaral is it goes from theory to basic methods hanggang sa gumawa ka ng report. Okay? And medyo mas natatandaan ko, no, yung mga ganong yung lesson, no, after ko gawin or gumawa ng exercises, I find it easier to remember and understand the lessons. So, yun yung siguro yung reason kung bakit mabigat yung nila binibigay kong percentages sa exercises. Okay? Anyway, pag nag-start kayo mag-work, minsan yung exercises, parang yun na kasi yung workflow eh. Basically, workflows na yan eh. Or routines na pwede nyong i-apply sa, hopefully, sa work ninyo in the future. Okay? Anyway, for Module 2, you will be dealing with regression. Okay? Basically, regression is you're just trying to look at the patterns of the data and then you're just trying to predict the values, no, given this these conditions. And then Module 3 will be about spatial statistics or geostatistics. Okay? And we'll be start discussing the concept of kriging. Okay? Or basically predicting values, no? Or looking at the patterns of data sets in a given spatial distribution. And then trying to fill the gaps in our data. Okay. All right, that will be the syllabus. For the references, I think our main reference would be Davis and Sampson 2002 Statistics and Data Analysis in Geology. I like this book kasi marami siyang practice data, marami siyang exercises. Ang mahirap lang dito sa Davis and Sampson is wala siyang binibigay na specific way to calculate yung statistical parameters, no.
And medyo nakakahilo kasi medyo maraming mathematical expressions. Pero ang approach ko dito sa Davis and Sampson is I try to hybridize the learning, no? Kasi marami namang statistical parameters or statistical methods na madaling gawin sa R programming language. Okay. So ginagawa ko lang is I just take the data or this example exercise from Davis and Sampson and I try to apply it in R statistical language. Okay. All right. And as discussed, no, mabigat yung weight ng exercises. It's 70%. All right. Can I proceed to the first lecture? Okay lang ba? Nagre-reply. Yes, sir. Okay, Yes, thank you. So we will proceed to the first lecture. Right. Actually, mas maganda yata na. Teka. Okay, sige. Ito muna tayo. For the first lecture, we will be talking about covariance and correlation coefficient. Probably na-encounter nyo na yan sa statistics course ninyo. Tama ba? May statistics course kayo? Eh, tama. May statistics course ba kayo? Nag-take ba kayo ng stat before? Yes po. Okay. Buti pa kayo, no? Ako, wala akong statistics course nung undergrad, no? And medyo nagsisisi ako ngayon. Anyway, covariance and correlation coefficient. These are statistical parameters basically that you use to determine, no, yung kung nagva-vary ba together yung dalawang datasets. And ito siya, no, in context, no. Andito siya sa when you're comparing datasets in statistics. Nandiyan si statistical testing, no. Nandiyan si t-test tsaka si actually z-test to dapat, sorry. T-test and z-test. Yung sa others, and dito si covariance and correlation coefficient, and then you also have covariance and transformations. Covariance, you're just trying to measure the mutual variability of a pair of two different properties or two different data sets. Okay? Emphasis on different data sets. Okay? So, tinitingnan natin kung meron tayong dalawang data na magkaiba. Let's say measurement ng kamay ko tsaka measurement ng paa ko or measurement ng kamay tsaka paa ng mga tao. And then, na-observe mo na pag malaki yung tao, malaki yung kamay tsaka paa niya. Pag maliit siya, maliit din yung kamay tsaka paa niya. So pwedeng ang gusto mong malaman is totoo ba na pag malaki yung kamay, malaki din yung paa. Okay? So parang ganun. Then you can test that by doing a covariance, taking the covariance parameter. All right. Basically, this is the equation for covariance. Covariance S sub XY, where X is your data set number one, Y is your data set number two. What you're doing is you're just taking their mean. So ito yung mean nila, no? Sorry. Ito yung mean ng data set 1, ito yung mean ng data set 2. Isusubtract mo sila sa bawat data point doon sa data set mo. Okay? So lahat ng differences nila from the mean kukunin mo. You will multiply them together. And then gagawin mo yan sa lahat ng data point. So data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gagawin mo yung lahat. You will sum them together and then you will divide them by the number of samples minus 1.
Okay, so you don't need to absorb that this equation basically. Okay, I think you just need to remember kung ba't mo ginagawa or ba't mo gagawin si covariance to. So covariance, you just want to know if the two data sets are increasing in the same direction, no? To be more specific, no? Kumbaga, pag malaki ba yung kamay ko, malaki din ba yung paa ko? Or baliktad ba, pag malaki yung kamay ko, maliit yung paa ko? Ganun ba yung, anong pattern ba yung nangyayari sa datasets natin? Okay, and for you to better appreciate the covariance, so let's have a short intermission. Nakita nyo ba yung video? Yes po. Yes. Ano, so ano yung nakikita ninyo? Ano to? The Volcanic geyser eruption. po. Oh, geyser. Very good. Okay, so this is a geyser. This is the Old Faithful geyser in Yellowstone in US. Tawag sa kanya is Old Faithful kasi ever since, no, lagi siyang nag-e-erupt, no? So nag-e-erupt siya, I think, maybe a few minutes. And then magpapahinga siya and then mag-e-erupt na naman siya. And in relation to that, pati yung mga lumalabas. And in relation to that, meron tayong dataset, no, sa Old Faithful geyser. Okay. And the main question here, no, sa exercise natin or sa practice problem natin is does the duration of eruptions vary, no, with the waiting time before the next eruption? Ang gusto nating malaman, meron tayong measurement, no, ng duration ng eruption, no, ng Old Faithful geyser, no. So dito, I assume this is like 3.6 minutes, 1.8 minutes, 3.3 minutes, 2.2 minutes, no. So ganyan kahaba yung eruption niya. And then ito naman yung kumbaga yung wait, yung after niya mag-erupt, magpapahinga siya, no, or basically yung waiting time before mag-erupt ulit siya. Hello? Yes. So this is like 79 minutes, 54, 74, 62, 85, 55. Okay? Basically, ang nangyayari is meron kang eruption na around 1 to 4 minutes long. And then, after that, magpapahinga si Old Faithful ng mga isang oras. And then, mag-e-erupt naman siya ulit. Now, gusto nating malaman kung related ba silang dalawa. Kumbaga, do they vary together, no? Kumbaga, pag matagal ba yung eruption, matagal din ba yung waiting time before the next eruption? Okay? Alright? So, I will be uploading this data set. And we'll be playing around with this data. All right. Sa mga mabilis yung internet, I suggest you download now the R statistical language program tsaka yung R Studio. Pakita ko na lang sila.
All right. I assume naka-Windows kayong karamihan. Pero kung hindi kayo naka-Windows, kung naka-Mac kayo or naka-Linux, I think may way naman para ma-install yung R. Pero you need to follow the exercise or to be able to do the exercise later on. You will have to install R and R Studio. Wait lang. So, lalagay ko na lang sa chat box yung link dun sa R. Pero kung mabagal yung internet ninyo, syempre wag mo na kayo mag-download. Pero kung gusto niyo mag-download na, feel free to download it now. So, basically, you have to install R first. So, basically, yung R is just a programming or a statistical language para siyang Python. So, pag na-install mo na yan, kailangan mo nang ang ini-install mo lang basically is yung mga packages, no? Basically, yung mga functions. Pero to be able to better or more easily utilize the R language, I suggest you also install the R Studio. Okay? So, R Studio para siyang development environment, no? Or basically, siya yung parang interface mo for R. And I'll just be leaving the link in the chat box. Alright. Alright, na nakikita ba yung PowerPoint? PowerPoint. Yes, but Yes, thank you. Which. So papakita ko lang no kung paano mag gumawa ng mga basic manipulation ng data sa R. Okay. Papakita ko muna yung dataset, no? Si Faithful Dataset. Sino ba yun? Right? Yung Faithful Dataset is given as a, will be given as a CSV file. CSV is basically comma delimited, comma separated values. Okay. Pwede mo siya mabuksan sa Excel. Okay. And I hope you can see the my screen. Right. You have three columns. First column is your faithful eruption data set, no? Data 1, 2, 3, 4, 5, no? So 6 data points. Column B is your eruption duration. And I presume this is in minutes, no? So I assume minutes, no? So 3 minutes, 1.8, 3.3, 2.2, 4.5, 2.8 minutes. And then third column is your waiting time, no, before the next eruption. Okay. Let's close this right. When you are working with programming languages, let's say Python or R or even, I think even JS, no? Halos sa lahat naman ng programming languages, when you're trying to manipulate a table data, and kunyari naka-CSV siya, kailangan mo siyang import, no? Muna dun sa program, no? And you will have to kasi you can imagine programming programming languages
they're quite stupid, no? Computers are actually stupid, no? Pero they're actually good when you tell them what they should be doing, no? Pero always assume that programming languages and computers are actually stupid. And doon yung ma-appreciate na medyo mababawas yung frustration nyo, no, when dealing with programming languages. So, meron kang data in CSV, and of course, since programming languages are stupid, hindi niya automatically kayang basahin yan. Hindi yan maintindihan agad-agad unless you define everything first. And yung first step, no, para maintindihan ng computer mo yung data, si faithful data, you will have to import it into the language first. Okay? And I provided a link to a tutorial kung paano mag-import ng CSV file. Okay? So you can check this out later on. Or you can also just follow this example code I provided. Okay? Basically, yung parts nitong code na to is itong faithful data na magkadikit, ito yung pangal, ito yung basically nagde-declare ako ng variable, no? So ito yung variable. Okay. Sa programming languages, yung variable is basically like a container. Okay. So nagde-declare ka ng container, which is a variable. Ito yung name ng variable. And then itong equal sign is basically hindi siya, hindi ko rin sinasabing equal to dito, no? Ang sinasabi ng equal sign is this is a assignment, no? Kumbaga ina-assign ko itong file na to, itong users Rico desktop mapuwa geostat lectures faithful.csv. Ina-assign ko itong buong data na to dito sa variable na to or dito sa container na to. Okay? And then itong read.csv, ito yung command, no, para basahin ni para mabasa ni R yung file na faithful.csv. Okay? So dito sa command na ito, tatlo yung ginagawa natin, no. Una, dine-declare natin kung nasan yung file name or yung file, no? Saan yung file niya sa Windows. And declare natin kung nasan si faithful.csv. So, utusan mo si R or si computer na hanapin yung file na yan. And then, pangalawa, inuutusan mo yung computer na basahin yung CSV file na yan. Okay? Kasi nga, hindi niya kayang basahin yan unless you specify it, no? Hindi siya parang Windows na i-double click mo lang yung file. Alam na niya kung anong program yung gagamitin niya para ma-open yun. Sa programming language, kailangan mong sabihin kung anong program yung or module yung gagamitin niya para mabasa yung file. So yung read.csv, ito yung parang command, no? Para mabasa ni R yung file na yan. And then yung pangatlo is yung pag-assign ng data dito sa faith, sa variable na to. So yung faithful data, pinili ko lang yung name na yan, no? Pero pwede kang gumamit ng kahit anong variable name. Okay? So let's try running this command in RStudio. Teka lang. So I opened RStudio. Hey, this is RStudio. And basically we have to work in the I think in the terminal. So let's try putting this command in the terminal. Copy, paste. Wait, ano siya gumana? I think dapat sa console.
Okay? So wala siyang response, no? Kumbaga naggawa lang siya ng bagong line. Para matest ko kung gumana ba yung ginawa kong command, kumbaga na-save, kumbaga na-assign ba tong data na to sa faithful data na variable, pwede kong i-call or tawagin si faithful data na variable. Data. Okay. And you can see, lumabas na si faithful data, no? Naka, ito na yung table data natin. Okay. So, pwede mong, itong faithful data, arbitrary name lang yan, no? Pwede ka naman gumamit ng ibang pangalan, no? Kasi variable name lang naman yan. So, pwede kong palitan yan. Pwede kong gawing my data. Okay. Tawagin ko si my data and lalabas ulit yung data set na yan. Okay. Alright. So far, may questions ba? Or baka familiar na kayo sa RStudio or sa R? Wala, walang response. None po, sir. None naman. As a statistics class nyo ba, ano bang ginagamit? May ginagamit pa kayong program nun? Sir, dati po, ano, MATLAB. MATLAB. Ah, okay. Hindi mas, actually, mas madali yata. Mahirap yata yung MATLAB. So, baka hindi naman kayo masyadong mahirapan dito kasi R lang naman to. So, yeah, that's good to hear. Okay, a few notes, no, when you're using or when you're defining file path in R, kailangan ninyong magdagdag ng isa pang backslash, no? Napansin nyo dito. Kasi sa R, yung backslash is an escape character, parang may special function siya. So you have to double it, no, para makancel mo yung special function ng backslash. Okay? And then another tip, if you're trying to get the file path of a file in Windows, so imbes na i-copy nyo tong buong to, pwede nyo gawin is you can just shift right click a file and then lalabas yung option na copy as path. Okay? So I can basically just shift right click this one, copy as path, and then lalabas yung path niya. Okay? So para hindi na kayo mahirapan sa pag locate ng file ninyo when you're doing your exercises. Okay. All right, continuation of the solution, no, to calculate the covariance of the data set, no. So we're trying to get the covariance of the eruption duration and the eruption waiting time. Ang next step is to just store the is basically isi-separate natin yung dalawang dataset, no? Di ba meron tayong data ng eruption duration tsaka ng eruption waiting time? And nakalagay siya dun sa faithful data variable na ginawa natin kanina. So para ma-separate natin sila, but basically we can just create a new variable that will just specifically store the eruption duration and another variable to just store the eruption waiting time. Okay. So you can see here you have your command, no, to assign the eruption duration into this variable. Ito yung variable name natin na bago. So again, equal sign is an assignment operator, no. Hindi siya equality operator sa R. Isa siyang assignment, no. So we're basically telling the computer to get this data set and assign it to this variable.
So itong dollar sign eruptions, ito yung column no doon sa faithful data. So sinasabihin natin yung computer na kunin mo lang tong column na to sa faithful data and ilagay isaksak mo diyan sa eruption duration na variable. Okay. Let's try this these commands. Eruption duration yung pangalan ng variable, ito yung assignment operator, ito yung itong eruptions is yung ito, no? Ito siya, no? Ito yung column ng eruptions doon sa faithful dataset. Okay, enter. And when I call again this variable, okay, lalabas yung eruption duration, no? 3 minutes, 1.8 minutes, 3.3 minutes, 2 minutes, 4.5, then 2.8 minutes. And then we will do the same for the eruption waiting time. Okay, and then I will just call it again para lang ma-check, no? Ginagawa ko lang to just to check kung nag-store ba siya ng maayos dun sa variable. Waiting time, next eruption. So, na-store naman niya, no? 79 minutes, 54 minutes, 74, 62, 85, 55. Now, na-separate na natin yung dalawang datasets, no? Into two different variables. Pwede na natin gamitin yung covariance command sa R. Right? And ito yung command, no? Basically, you just have to type in COV or COV for covariance. And then open parenthesis, this is eruption duration and then waiting time next eruption na variable. Okay? So basically, ito yung command and ito yung dalawang data sets na i-compare natin, no? Kukunan natin ng covariance. So ang ginagawa ng command nito is you're just use it's just applying this equation or formula on your two data sets. So I can just type it here, COV, open parenthesis, and then eruption. Okay, so nakikita nyo may auto-suggestion na si R, no? So you can just see the suggested. Medyo nag-auto-complete na siya. So eruption duration and then, ano isa? Waiting time, next eruption. Okay. So at least dito hindi ka na mahirapang mag-spell out no ng mga variables ninyo. And then I just have to enter that. And then may lumabas na number, no. Medyo anticlimactic nga lang kasi ito na yung answer, no. So the covariance for the two variables is 11.442. Okay? Okay, so medyo iba tong value na to dun sa book ni Davis, no? And it's understandable kasi pwedeng mag-vary yung covariance depending on the distribution method na ginagamit. Pero that's acceptable for now. Didiscuss ko na lang later kung ba't kung ano yung mga different distribution methods, no? But for now, just accept that value. 11.442. Okay? Ano bang ibig sabihin ng 11.442? Okay. Ang ibig sabihin niyan, first, it's a positive value. When you have a positive covariance value, it means that the two datasets are varying together. Meaning, pag mataas yung value ng isa, mataas din yung value ng kabilang dataset. Pag mababa yung isang dataset, mababa din yung value dun sa isang dataset.
And that's quite consistent here, no? Kita nyo naman, pag malaki yung eruption duration, mahaba rin yung waiting time. Okay? More or less, no? Lumalaki siya. Alright? Conversely, kapag negative naman yung covariance, ibig sabihin lang noon is medyo magkasalungat sila ng direction. Pag mataas yung value ng isa, mababa naman yung value ng kabila. Pag mababa naman yung value nito, mataas yung kabila. Okay? And another way to just basically do a check, no? We call this sanity check, no? Basically, sanity check is yung parang basic checking, no? Kung may sense ba yung ginawa natin. You can check it visually. We can do a scatter plot of the two data sets. So I think you're familiar with the scatter plots. Probably you've been doing that in MATLAB and especially in Excel. And I provided a tutorial on how to do a scatter plot. Pero you can just follow, basically just follow this code I provided, no, in purple. So I'm just gonna copy this code. So yung format nito is plot, no? Plot yung command niya. And then open parenthesis. Ito yung unang variable. And then ito yung pangalawang variable or data. And then itong xlab is yung x label. So ang sinasabi ko dito or ang inuutos ko sa computer dito is i-plot mo si eruption duration sa x-axis and then i-plot mo si waiting time sa y-axis. And then yung label sa x-axis is eruption duration and then yung y-axis label is time weighted. So once I enter this code, okay, may lalabas na scatter plot. Pwede nating i-improve pa yan by just doing a minor tweak like just adding probably units. Time-weighted. So ito na yung scatter plot, no? And ano yung nakikita ninyo? May nakikita ba kayo? Or ano yung trend ng scatter plot? Yung rough na trend niya. Paganon ba siya? Paganon? Paganon? Or paganon? Okay, walang sumasagot. Pero at least Increasing. increasing, no? So, yan yung visual representation, no, ng positive covariance, no? So, mataas si duration, pag tumataas si duration, tumataas din si time weighted. Okay? Or sabay silang tumataas, kumbaga, pag yung trend mo is positive. So, ito naman yung itsura ng negative na covariance, no? Yung trend mo is pababa. So, pag mataas yung eruption duration, mababa yung time weighted. Okay? Pag mataas yung time weighted, mababa yung eruption duration. Parang ganun lang si covariance. Okay? Alright? Okay, so gusto niyo ba mag-break or gusto niyo ituloy na lang yung lecture? Ano daw? Ano? Ano yung raise hand? Yes, no? Sir, tanong lang po sir kung yung Yes. sa covariance po na command, sir, kailangan nasa una po munang i-type yung independent sabay yung dependent variable naman po. Tama po ba, sir? Pag covariance, hindi nagmamatter kung ano yung unang variable naman.
So, pwede mo naman siyang pagpalitin. So, just to show you, pwede nating pagpalitin yung command kanina. Saan ba yung command kanina? Ito, si Cove. So, try nating pagbalik tayo no, yung waiting time. Tsaka si eruption. Okay, so same lang din. Kahit okay lang siya naman pagbaliktad kasi yung covariance naman is basically yung joint, kumbaga yun yung parang joint parameter nila. Okay, parang nina-normalize mo sila sa isa't isa. Okay, so hindi yung output mo is basically just a the covariance value is just a representation of the two data sets, no? Wala siyang direction, no? Pwede mo silang pagpalitin. Pero in relation to your question, kung nagpa-plot naman kayo ng data, I think yung independent variable dapat na sa x-axis. Pero for this case, no, parehas namang, I think, hindi naman na-mention ko ano dito yung independent. I guess parehas pa silang independent variable so far. So later on, I think we'll try to tackle more on that topic. Okay. But for now, we're just dealing with more on two independent variables, no? Two different independent variables. All right, so I assume pwede tayong tumuloy sa next topic. Actually, saglit lang naman din to. Para pwede na tayong mag-dinner. Next topic is correlation coefficient. Correlation coefficient is basically just a dimensionless measure of the joint variation. Similar siya sa covariance, pero ginagawa mo lang siyang dimensionless and yung value sineset mo yung value to be somewhere between negative 1 and 0 and positive 1. Okay, kumbaga parang ginagawa mo siyang magiging simple indicator siya no nung how do the two different these data sets vary together. Okay. So anyway, mas magigets nyo pag nakita nyo yung example, of course. Okay, hindi ko rin masyado nagets yung explanation ko. And this is the formula for correlation coefficient. What you're doing is you're just taking the covariance and then you're just going to divide it by the standard deviation of the two data sets. Okay. All right, so ito yung correlation coefficient. Ito yung covariance. And then ito yung standard deviations ng dalawang dataset. Okay, parang nawala yung n minus 1. Anyway. Alright. Oh. So, babalik tayo sa Old Faithful Geyser. Okay, let's try to get the correlation coefficient for the eruption duration and waiting time. Okay, so nagpapapunting ako. So, ang solution dito sa problem, no, yung pagkuha ng correlation coefficient is you just type in COR or COR for correlation coefficient. And then you just insert the two variables, no? The eruption duration and the waiting time next eruption data set. Okay, so hindi natin muna kinlose yung program, no? Kasi yung variables naka-store yan sa session na yan. Pag sinara ko tong program na to and binuno ko yung session, mawawala lahat ng mga variables mo. Pero pwede mo siyang i-save, no? Pwede kang mag-save ng session sa RStudio para ma-keep mo yung mga variables mo. Anyway, what
Ang gagawin lang natin to get the correlation coefficient, you just type COR or core, and then you type in the waiting time, and then comma, the eruption duration, tab. Okay, nilalabas na yung correlation coefficient, which is 0.901. Okay, 0.901, anong ibig sabihin niyan? 0.9, I think as you can see, it's quite close to 1. And sa correlation coefficient, pag yung value mo is close to 1 or close to negative 1, so basta malapit siya sa positive 1 or sa negative 1, ibig sabihin nun mataas or malakas yung correlation nilang dalawa. Meaning, related sila together, no? They just vary together. Okay? Hindi mo sila mapaghiwalay. Pag mataas si isa, mataas din yung isa. Pag mababa yung isa, sasabay din yung isa, mababa din. And you can also see na positive, no? Positive yung correlation coefficient, which is expected kasi positive yung covariance. Okay? Pag positive yung covariance, norm, it will follow na positive din si correlation coefficient. Okay, so basically, ibig sabihin nyan is nagsasabay sila, no? Ng paggalaw ng values. Ito lang naman yung reference, no? To, just how to interpret correlation coefficient, no? This is from the paper of Akoglu 2018. So this is a paper that basically discusses how you can interpret correlation coefficient. And dito may tatlo kang studies, no? Merong psychology, merong... Ito yung ginagamit nilang scale for psychology. Ito naman yung ginagamit sa politics. Ito naman yung ginagamit sa medicine. I think sa natural sciences, may iba rin ginagamit. Pero mas, ano, mas generalized yung ranges. Ito medyo mas fine, no, yung scale mo. Okay? So at least kita natin dito 0.901. Asan siya? Andito siya banda. Okay? Nasa pagitan siya ng positive 1 saka positive 0.9. And sa dense and ready, ang ibig sabihin nun is strong correlation. Sa Quinnipiac University, it means very strong. Sa Chan na study, it means very strong. Okay? Pero, depende sa inyo, no? To be honest, I haven't really looked up, no? Kung ano yung ginagamit sa earth science. Pero, sa correlation coefficient naman, you're generally free to use whatever scale you find appropriate, no? So these are just examples of how you can interpret a correlation coefficient. Right? So in a lecture, okay, basically that's the lecture for today. And yung exercise one ninyo, okay? Ang gagawin ninyo is kailangan nyong malaman yung may bibigay akong data ng geochemistry analysis ng isang bato and meron kang data ng chromium and nickel, no? So this data is taken from the Davis and Sampson book, no? Table 2-4. Actually, andun din yung sagot. Pero for your exercise, bukod sa sagot, kailangan ko makita yung solution ninyo. So, ang gagawin nyo dito sa exercise, kailangan nyo malaman yung covariance and correlation coefficient ng chromium and nickel datasets. Ito yung dataset ninyo, si geochem.csv. Okay? So, meron kang dataset, data point 1, 2, 3, 4, 5. And then ito yung dataset number 1, si chromium in milligrams.
And si, ito yung data set number 2, si nickel and milligrams. Okay? So you just have to get their correlation coefficient and covariance. And also show a scatter plot of those two data sets. And then, didiscuss nyo lang kung ano ibig sabihin ng covariance value nila, anong nakikita nyo sa lalabas ng covariance value, and ano rin yung nakikita nyong implication ng kung anumang correlation coefficient yung makukuha ninyo. Malabo ba or clear so far? May question ba sa exercise problem number 1? Thank you, sir. Wale. May nag-chat. Kailan yung deadline ng exercise? Ako kung ako lang ah, kung ako tatanungin, gusto ko sa end ng term eh. Pero since modular tayo, yung deadline ng exercise is probably the Friday before the exams. So, sir? Yes, ha? Yes. Iba pa po ba tong exercise na to sa Monte Carlo simulations? Iba siya. Actually, dagdag na siya. Idadagdag ko na siya sa Monte Carlo. So, bagong okay, exercise pause yan, na. Eh. Thank you po. Kung nakikita niyo yung mga lumang exercise, ito, padagdag na to, no? Padagdag siya na exercise. Yun. Yes, sir? Yes, may tanong pa? Saan po namin makakuha yung ano? Yung kukunin pong data? I-upload ko na lang sa Blackboard. Ah, to upload pa po. Okay po. Thank you po. Ayun. Exercise number 2. Actually, nandito rin siya sa PowerPoint. Kung medyo masokista kayo, pwede nyong i-copy yung data tapos i-save nyo sa CSV. Pero, yeah, i-upload ko rin yung CSV data, no, para mapaglaruan nyo rin yung kaninang lecture dataset. Okay, exercise problem number 2. Okay, naalala rin pa ba yung mga brachiopods? Ano ba yung brachiopod? Uy, hindi ba kayo nag-failyo? So, ano yung mga brachiopods? Okay, so brachiopods yun yung mga basically mga clams. Okay. Clams and okay, so brachiopods basically mga I suppose mga clams yan, no? Tama ba? Pasang-awa lang ako sa paleo eh. Brachiopods, ang dataset natin dito is about the study of brachiopods. Lalagyan namin sa word yung screenshot solution exercise number 1 and 2. Ah, sa exercise, may nagtanong daw, lalagay daw ba yung sa word yung screenshot ng solution ng exercise 1 and 2. Eh, pwede namang screenshot or pwedeng command. Kahit yung mismong written command lang. Ilagay nyo lang siguro sa solution part ng exercise. So, pwedeng screenshot. Pwede rin yung written command na ginamit ninyo. Pero screenshot na lang siguro. Para ano, para makita ko na nagawa niyo nga yung exercise. Okay? Para makita kong napagana niyo talaga yung exercise. Screenshot na lang mas mabuti. Okay? Para perfect yung score, ang ipakita niyo is screenshot. Okay, thank you din. Okay, brachiopods. So dito merong study, no, ang inaaral nila dito is yung length tsaka yung width ng shell ng brachiopod na composita, no? I think composita SP ata to.
So yung Composita, ang napansin daw nila sa brachiopod na ito, pag malaki daw yung length ng shell, malaki din daw yung width. Okay? Pag maliit daw yung width, tsaka maliit yung length, maliit daw, para silang maliit din. Parang mali ang sinabi ko. So anyway, ang parang gusto nilang malaman is sabay bang nagvavary yung haba tsaka lapad ng brachiopod shell na Composita. So meron tayong tabulation ng Composita shells, no? So ito yung Composita sample number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ito yung measurements ng haba nila in millimeters. And then ito yung measurements ng lapad nila in millimeters. Okay? So again, ang gagawin nyo lang dito is determine the covariance and correlation coefficient between the specimen, yung length tsaka width, no? Kukunin nyo yung covariance and correlation coefficient. And then kukunin nyo rin yung scatter plot. And then di-discuss nyo rin yung covariance tsaka correlation coefficient values nila. Alright, questions so far? So habang nag-iisip kayo ng tanong, i-upload ko na yung data. Question so far. Itong lecture, i-upload ko rin pala to para kita nyo rin yung para may handout din kayo. Okay, so siguro kung wala na kayong tanong, I think you're free to go, no? Class dismissed na. Kung wala na kayong mga tanong dyan. Okay, so yeah, thanks for participating in this lecture. Thank you po, so ingat po. Yep, ingat din. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Two.